guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ayan, meron na naman tayong panibagong topic. Ayan, bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click mo na rin yung bell button para updated ka sa lahat ng ating mga video. So, ang katanungan nila ay, paano ba ikaw ang terminate on the spot? Uwi ka ba ng Pinas o pwede ka pang mag-stay para makapaganap ng bagong employer? So, sis, ang kasagutan dyan ay pwede. Pwede kang mag-stay pero may limit nga lang po. Ito po ay meron ka lamang ibibigay. Meron lang silang ibibigay sa'yo na 14 days. Ayan. So, sa 14 days na yon kailangan mo ng allowance. No? Kailangan mong bumili ng pagkain mo. Ayan, may kailangan na meron kang pambayad sa iyong mga boarding house na titirhan. No? So, ang boarding house dito ngayon ay umaabot ng 50 to 100 a day. So, kailangan meron kang budget. So, pwede kang mag-stay pero 14 days lang. So, ayun, pag naabot mo na yung 14 days mo, meron at wala kang amo, kailangan mo nang mag-exit ng Hong Kong. Hindi ka na pwedeng mag-stay kasi mag-overstay ka na. So, ayan, makakasuhan ka pa, diba? So, kailangan mo na mag-exit. Yun lang, guys. At, ganun ka kahigpit dito sa Hong Kong, no? Pero binigyan ka naman nila ng chance para makapaganap pa ng bagong employer. So, sa 14 days na yun, posible naman wala ka pa pong mahahanap na amo. Meron at meron yan, maraming agency dito at maraming nangangailangan ng katulong dito sa Hong Kong. So, ayan guys, kung gusto nyong mag-apply sa Hong Kong, comment below. Yan, para matulungan namin kayo at ma-assist namin kayo sa mga baguhan, lalo na sa mga baguhan, pwedeng-pwede namin kayong tulungan. So, ayan guys, thank you for watching and kung gusto mo ang video na to, please, pakishare mo naman and give me a thumbs up. Thank you so much. Bye-bye.